sumasahod ka naman kahit papaano. Kitang-kita mo papaano patakbuhin yung negosyo. Yung buong operation, alam na alam mo. So, micromanage talaga. So, bilang pati pag-ihi mo, nadidelay yung sahod. Hello, this is your coding kuya, your coding partner. Hi guys! Once again, this is your coding kuya. At bago tayo magpatuloy sa ating discussion for today, ay nais ko muna magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa ating channel, lalong-lalo na yung mga nag-like, nag-comment, nababasa ko po yung mga comment ninyo, at syempre yung nag-share at yung mga nag-subscribe. Thank you sa inyong lahat. Umagang ito ay sasagutin natin ang isang katanungan. May nagtanong sa atin, kaya nais nating sagutin ito para sa karamihan. Marami siyang natatanggap na call at mostly start up yung company. Ang tanong niya, worth it daw ba na mag-join sa isang startup company, lalo na promising naman yung mga benepisyo, yung position, and in total, parang maganda naman. Yun nga lang, yung company ay startup, so medyo hesitant siya doon, kaya humihingi siya ng payo sa atin. Itatry nating sagutin yung katanungan na yan based on my experience. Ito ay hindi pangkalahatan. Siyempre, may kanya-kanya tayong preference sa buhay, sa pagtatrabaho. Hindi lahat applicable ito. For the record, ako rin, nakapag-join din ako sa mga startup na company. Buzzword na itong startup na to. Lalo na may mga series na ang title is startup. Antayin nyo, meron akong review doon. Upa. Of course, lahat naman ng mga company ngayon, malalaking company, ay nag-start din naman sila sa startup. Kahit ilang dekada na yan, nagsimula rin sila na iilan lang din ang tao, iilan lang din ang empleyado. So, hindi naman natin pwedeng i-ignore. Lalo na ngayon, sobrang dami ng startup company, biglang sulputan na ang dami. From technology, and then mga social media agencies, recruitment, ang dami. At lahat yon halos nangangailangan ng IT professional. Siguro ang different ngayon, kasi basyadong na-highlight kasi sobrang dami nila. Minsan, ang pagpipilian mo ngayon ay startup over startup. So, i-define natin kung ano yung startup. From the word itself, ang startup is a young company or corporation. Depende kung ano, paano nila i-registered yung kanilang company. Ibig sabihin, wala pang 5 years yung company. And sabi nga nila na survival ng isang kumpanya ay 5 years. So, nandun ka sa stage na nangangapa pa yung kumpanya at wala pang established na sistema. So, ang mga kasama mo dito is yung mga founding employee or founding people na talagang employee number one, employee number two, ganun yung mga numbering pa. Pa US, Silicon Valley, New York, Singapore, London. Marami talaga nagsusulputan na mga kumpanya na nag-i-start up. Karamihan nga dyan, ina-outsource pa nila dito sa atin. O kaysa sa ibang mga lugar, ibang bansa na merong ganitong skills. Hindi lang natin talaga sigurado kung nasaan na yung stage nila, anong status ng kumpanya. Siyempre, meron silang idea. And then, pinitch nila ito dun sa kaibigan nila or sa kilala nila na pwede nila mapag-raisean ng fund. O kaya naman sa mga venture capitalist. Kaya, nakapag-establish sila ng isang startup company. Siyempre, kung magkano lang yung kanilang nasulisit or na-pool na capital, yun lang yung pagkakasyahin nila. Yun ang gagamitin nila for the whole operation. And ako naman alam kung gaano kahaba yung PC nila ngayon. Pero, hindi naman lahat tumitigil silang maghanap ng funding. Siyempre, kung malaki yung vision ng kumpanya, mas malaki yung funding na mare-raise nila.
And of course, di naman nila sasabihin sa iyo except na ikaw ay kasali sa founding employee na siyempre papangukuan ka ng ganito, profit sharing, position, pag nag-succeed, shares of stocks. Siyempre maraming pangako, lalo na kapag yung skills mo talaga ay kailangan nila, eh talagang lahat naman din ay i-offer nila sa'yo. O ano ba ang take ko dito? Both na company na na-joinan ko, meron nag-succeed na startup na na-joinan ko at meron din nagsara. Normal din naman yon, kung hindi na talaga kayang i-sustain, isasara na yan. Pagka naman ikaw ay napasabay dun sa pag-succeed nung isang company, so pwede kang mabigyan ng pwesto. For example, sa IT department, so ikaw yung una, so ikaw yung pwedeng maging director dun sa company. It doesn't matter yung age mo. Kasi nagamay mo na yung trabaho. At alam na alam mo na, nag-succeed na yung company. Trivia lang, ang success rate ng mga startup company ay 5%. So every year may pinapanganak or sumusulpot at meron din naglalaho ng mga company, ibig sabihin nagsasara sila. Ganun lang naman. So depende kasi yan pre kung profitable ba yung kanilang business or vision para sa company. Pag nag-join ka sa isang startup, malaki yung risk and malaki din yung potential na reward kasi syempre mapapangakuan ka ng stocks, position, profit sharing, at lahat ng pwede mong makuha sa startup pag nag-succeed, pwede mong makuha doon. In contrary, syempre, ikang mapasama doon sa pag nagsara, syempre, pwede mong mawala lahat din, mag-uumpisa ka ulit. Sa siguro sa disadvantage, syempre, kokonti lang kayo, so expect talagang micromanage yan. And mayu-utilize ka ng husto, kayo-kayo lang. Doon sa opisina, maliit lang yung opisina, kitang-kita lahat ng kilos mo. So micromanage talaga. So bilang pati pag-ihi mo. Pwedeng ganun. Kokonti lang kayo, talagang imamaximize ka. So minsan, lahat ng mga position, sasakupin mo. Ikaw na yung developer, ikaw pa yung nagmamanage ng server, ikaw pa yung nagmamanage ng data, ikaw pa nakikipag-usap sa client. So, dami mong workload. And, syempre, pa-establish yung company. San, nadidelay yung sahod, di ba? Naman lahat ng startup, pero may mga ganong naririnig. At may ganon din tayo narinasan. Pero, in the other side naman, nagiging advantage to. Una, syempre, matututunan mo paano mo i-manage yung task mo. Number two, kitang-kita mo paano patakbuhin yung negosyo, yung buong operation, alam na alam mo. So, pag nagtayo ka naman ng kumpanya, kabisado mo na kung paano mo patakbuhin yung negosyo mo. And yun nga, palagi kong sinasabi na ikaw ang nauna, employee number two ka o number five, nakasali ka sa success ng company. Pag nag-succeed, meron kang pwesto. Mga benefits na marami. At syempre, may yung iba, nagbibigay pa talaga ng libreng mga sasakyan, ganon. At mga libreng travel. Ayun yung mga naririnig ko. Kung hindi naman mag-succeed yung company, advantage pa rin sa'yo kasi nasa portfolio mo na yan eh. Na isa ka sa founding member. So, mag-succeed o hindi, parehas na magiging positive pa rin para sa'yo. Magsara man or ano man ang mangyari, hindi ka man magtuloy, nasa portfolio mo pa rin na kasama ka sa mga founding member. So, ang ibig sabihin nun, sa ibang mga nag-hire, itong tao to is risk taker and may guts ka para dun sa kanilang kumpanya. May advantage ka over sa ibang mga applicants. Unlike sa established na company o corporation, meron na silang established na system at sinusunod mo na lang yon. Medyo mabagal yung progress, mabagal yung growth. Kasi nga, syempre, ito yung steps na dadaanan mo. Kahit na minsan, kahit na sobrang galing ka, may nakapwesto na dun sa gusto mong pwestuhan eh. Unlike
mag-resign or ano man ang mangyari sa kanya, oh, doon ka palang magkakaroon ng chance. Unlike doon sa startup, talagang magiging creative ka talaga kasi ikaw lang yun nandun. Kayo-kayo lang yun nandun. Na-discuss na natin kung ano yung mga advantages at disadvantages ng pag-join sa startup. Nagkaroon na tayo ng general idea ano ang startup company. So, in conclusion, okay din naman ang mag-join sa isang startup company. Lalo na kapag maganda naman, and maganda yung vision. Ang general idea, mag-research ka. Siyempre, mag-research ka kung may papasahod ba to sa'yo, o worth it ba yung binibigay sa'yo na sahod. Kasi siyempre, todo effort ka dito eh. Trabaho ng lima yung minsan, trabaho ng lima yung tatrabahuin mo dito. O may extra pa, may mga weekends, may mga OT na hindi minsan hindi nababayaran. Talagang ganon. Pero ang advantage mo, lalo na pag ikaw ay bata pa, it as experience. Kasi maganda nag-join sa isang startup. Marami kang talagang matututunan sa buhay. At hindi lang trabaho matututunan mo, kundi kung paano paluguin yung negosyo. And then, of course, yung relationship mo, lawyer-employee relationship. Kasi dikit mo lang eh. Hindi kanyang kalabitin. Kasama mo pa mag-lunch yan. In total, okay talagang mag-join as long as there naman na sumasahod ka naman kahit papano. Mabibili mo naman yung gusto mong bilin. So, yun lang yung masasabi ko. At sana nakatulong ito dun sa nagtanong sa akin. Thank you dun sa mga nag-a-appreciate kahit na nasaan ako minsan. Yung po ba si Coding Kuya? So, thank you sa inyo. Bigla ka na lang makakalabit. Thank you sa inyo. Thank you. Once again, this is your Coding Kuya. Kung hindi ka pa nag-subscribe at nagustuhan mo yung video na to, mag-subscribe ka at mag-comment ka. Ilagay mo yung katanungan mo dyan. Kung nagustuhan mo, hindi. Kung hindi mo nagustuhan, mag-dislike ka. Dalawang beses ha, para sigurado. And of course, mag-subscribe ka para hindi ka nahuhuli kapag meron tayong mga bagong upload. Pakikalimbang na rin yung notification bell dyan sa tabi niya. Until next time, this is your Coding Kuya.